lahat ngayon na nanonood o saan ka man ngayon sa Lupalop, nasa trabaho ka man o papasok ka pa lang, maulang umaga dyan sa inyo. Dito ngayon sa amin is medyo maulan, umagang-umaga, at the moment 6:30 a.m. in the morning. I'm just making this quick video to share valuable content, also a tips. My topic for today pala is 6 steps to success in any business. So, napaka-importante po nito sa anumang business na ginagawa natin o anuman yung niche na ginagawa natin sa araw-araw or daily routine. Kasama natin ito. Okay? Let's start. Start tayo sa study the business. Siyempre, importante po ito. Kung papasok tayo sa mga niche or business, dapat aralin natin kung ano ba yung papasokin natin na niche or business, ano ba yung kasama nito, or mga benefits, consequences, or mechanics to broad or to maximize your business. So, basic kasi yan sa business natin na aaralin natin yan. Hindi lang yung papasok tayo sa business is papasok lang tayo tapos hindi natin gagawin yung role natin as a member or affiliate man ng any kind of business. Kasi basic yan eh, na aaralin mo yung every inch or every pattern ng business na papasukin natin. Kasi meron akong mga na-experience na sumali sa business or like example, online business, affiliate marketing or retail marketing, nagagalit, hindi daw sila kumita, ang tendency, nagpo-procrastinate, sabihin na scam kasi hindi sila kumita. Kasi nga, in their part, hindi nila ginawa yung part nila as a member or affiliate. Yun yung tinatawag na study the business first. Before sabak tayo sa business na gagawin, dahil alam ko, tulad nyo rin ako dati, na-excite pag mga may business akong sasalihan. Gusto ko agad ratsada. Ang tendency, pag hindi ko alam yung sagot, natatamimi ako or wala akong masagot. So, ayun, inquiries ko, di ba? So, sample yun. Na-struggle kapag hindi mo inaaral yung business. Next, communication. Okay, alright. Kahit saan naman ito, applicable itong communication. O araw-araw natin na kasama ito. Pwede yung communication sa girlfriend, sa pamilya, sa coworker, sa bossing, sa amo, sa upline, or et cetera. Pinaka-importante din ito sa business or sa niche or anuman na ginagawa natin, yung communication. Kasi ang communication, diyan mo malalaman kung may problema ba or okay ba yung run ng business mo or niche or kayo ng business partner mo. Pinakamabuting sample yan ang communication. Kasi kung wala yung communication, like this, Facebook, communication ito, na kuha ko yung attention mo, pwede tayo mag-communicate. Ano bang maipapayo mo sa akin, Coach Saulo, na mga ganito, ganyan, etc. So, sa ganyang paraan, malalaman niya kung ano yung problema mo or suggestion mo, di ba? That's why the importance of communication. Next, put the goal. Okay? Goal kasi is marami yan eh.
Halimbawa, gusto mo magkaroon ng kotse, bahay at lupa. Natural yan sa ating mga Pinoy. Sino bang hindi mangangarap ng magkaganyan na ari-arian or assets? For example, gusto ko nang kumita ng 10,000 a week, a day, or a month. So, first, you have put the goal. Importante yan na may goal tayo. May ginagoal tayo o may pinupunteriya kasi kung wala tayong goal, para tayong ano ito eh, para tayong sasakyan na pagewang-gewang, hindi mo alam kung saan babangga. Or pa, alam mo yung lasing, pag nasobraan, nasobraan sa goal niya malasing, hindi niya na alam kung saan pupunta. Dapat, meron tayong goal. Importante yan. Sample natin na gusto mong mag-travel bukas or next week. Dapat ginugol mo na yan kung ano ba yung advance na gagawin mo para hindi mo onsyam yan. So, isa din yan sa pinaka-importante. Put the goal. Next, keep the routine. Okay? Ano ba yung routine yan? Halimbawa, kung may business ka na ngayon, or niche, or trabaho, sabihin natin sa trabaho na lang, ano ba yung routine mo na yan na ginagawa? Bakit ka excited gawin yung trabaho mo? Bakit ka excited gawin yung business mo, or niche? Sa pool, ito, routine ko, minsan gusto kong gumawa ng tips, invaluable content na isishare ko sa inyo, na maaaring makatulong, maaring ayaw nyo rin. But the good thing is na share ako ng na-experience ko at nadaanan ko rin. Although hindi pa naman ako successful or breakthrough, I'll make it this content din or video na sabihin sa inyo na sa business ganun talaga. Kailangan mong dumaan sa mga struggle. Although may nakikita na tayong mga successful or naka-breakthrough, pero hindi ganun kadali or kabilis yung pinagdaanan nila. Medyo dumanas din talaga yung sila ng struggle. So, keep the routine. Gawin mo lang yan kung ano yung routine na ginagawa mo sa daily business mo, sa trabaho mo, para hindi ka tamarin or ma-procrastinate or ma-discourage. Okay? Next. Be active. Okay. Be active. Be active ka sa ginagawa mo. Sa business ba? Sa trabaho ba? Dapat be active tayo. Yung hindi ka matamlay. Masaya ka. Kasi kung be active ka, marami kang magagawa. Active ka sa social media, sa pupupumutang business mo or niche mo. Oh, sa trabaho din, active tayo na maging productive para hindi tayo pagalitan ni bossing. Hindi tayo mapagalitan kung ano man yung tinatrabaho natin. Dapat be active sa ginagawa natin daily. Magkasama yan, routine din, be active. Pag pinagsama mo yan, maganda na ingredients yan. Okay? Next. Itong pinaka maganda, love what you do. Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, bakit ka magtatsaga dyan? Maliban na lang survival. Kasi although marami naman marami talaga sa atin na ginagawa yung ayaw is because of survival. Pero okay lang yan, walang masama dyan. Yun nga lang, kung ano yung gusto mo, kung kaya mo naman na, do love what you do kasi hindi ka magiging komportable kung hindi ka masaya sa ginagawa mo. Ako, masaya ako kahit saan. Maliban na lang kung anong, hindi natin alam kung ano dumating. Love what you do. Pero kahit anong dumating, huwag ka ma-discourage o anong mga struggle na dumating sa buhay. Taas daw lang,
kung ano man yung napagdadaanan mo or struggle, gawin mong motivation yan at inspiration. Huwag mong damdamin masyado. Although, damdamin mo konti, mamaya-maya rin na, huwag na. Kalimutan mo na kagad yan. Or, divert your attention sa mas maiimbus yung moral mo. Kung halimbawa, discouraged ka, nag-break ba kayo ng GF mo, nalugi ka ba sa kong negosyo mo, or na-reject ka ba ngayong araw na to? Suggest ko, para ma-boost ulit yung moral mo, listen in a motivational video or audio. Kasi ako, minsan ganyan ginagawa ko pag sometimes na-discourage, na-feel ko din yan eh, kasi dadaanan ko nga rin yung mga struggles. Pero now, kasi hindi, kung hindi mo pagdadaanan yan, hindi ka makakapag-adjust. Kaya ako ngayon, natuto na rin sa mga napapanood ko, mga advice sa mga nakilala kong marketers or businessman. Ina-absorb ko yun kasi alam ko magagamit ko yun in time. Which na gagamit ko nga talaga sa experience. At totoo nga talaga na yun nga talaga, pagdadaanan mo talaga yan. Okay, alright. Hope may natutunan kayo sa share ko na content, tips. Recall lang natin, 6 steps of success in any business. Number 1 is study the business, communication, put the goal, keep the routine, be active, and love what you do. Okay, alright. Good morning sa lahat and salamat sa mga nanood. Please share this video or subscribe my channel and also like my page. I'm giving some tips and valuable content para makatulong sa inyo. At marami pa tayong gagawin na ganitong video para makatulong din sa inyo. Again, this is Coach Saulo Salazar. Nag-iiwan din sa inyo ng isang very motivational na word of the day. Success is never final. Fatal. Success is never final. Failure is never fatal. O kaya, kung ano ba yung pinagdadaanan mo, enjoy mo lang, harapin mo lang, at always be happy. Yun lang po. Salamat. Till next time.